Beloved Sister Michelle, sa kanya pong pagpasalamat sa ating pong mahal na Panginoon. Praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay tanging sa mahal na Panginoong Jesus po lamang. Dobling paggalang sa ating dearly beloved Honorable Pastor Will D. Almeda. At sa mga hindi malilimutang turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanilang mga beloved children. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Way back 1992, nasaib po kami sa banal na gawain ito. Ang aking beloved father ay may karamdamang psoriasis. Noong mga panahon pong yun, hirap na po yung aking father sa kanyang karamdaman. Ang hinayuan po siya ng kanyang mahal na kapatid na umaten po sa banal na gawain na ito. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, sa patuloy po na pag-aten ng beloved father sa banal na gawain ito, pinagaling po ang kanyang karamdamang psoriasis. At pinapasalamatan ko din po sa mahal na Panginoon, ang aking beloved mother nung panahong iyon ay may karamdamang sakit sa baga. Mula po, after po siyang mabautismuhan, instant po, pinagaling po yung kanyang karamdaman na sakit sa baga. At pinapasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon, ang kagalingang pinagkaloob ng mahal na Panginoon po sa akin. Dahil last February po, bumalik po yung aking karamdaman na sa skin disease po, sa balat, skin disease po. Last February po, for 5 months po akong nag-suffer muli niyan hanggang June po, na sinasuffer ko yung karamdaman niya na hindi po ako pwedeng sa sobrang lamig, hindi rin po pwede sa sobrang init, at nahihirapan po ako lalo na po pag naiinitan, nahihirapan na po akong huminga, lalo na po pag napapawisan. Sobrang sakit po niyan, gabi-gabi, tuwing pong lalo na po pag nababasa, sobrang sakit po, sobrang kirot po. At sa tuwing gabi po, nahihirapan po akong matulog dahil sobrang sakit po, dahil nagkakrak po yung mga balat kong yan. Hindi ko na po nilalagyan yun ng mga kung ano-ano mga ointment kasi kulang pa po yung isang ointment sa balat ko po, sa buong katawan ko po kasi. Nung panahon po niya, nung mga nakaraang buwan po, may nagsasabi sa akin na umaten po ako sa Bible study. Nung panahon po, ayaw ko pong umaten. Hanggang sa nahihirapan na po ako sa katawan ko, ang ginawa ko po, may inatinan po ako isang Bible study dun sa lugar namin. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, nung umaten po ako doon, kumalma po yung nararamdaman, lahat po ng sakit ng nararamdaman ko sa katawan ko, medyo po nawala. At pinapasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon dahil po nung may isa pong Bible study na pinupuntahan po namin na kailangan pong tumawid sa mga ilog, tapos sa mga puno, madadaanan po, para kabundukan po yun, bago po mapuntahan yung Bible study na yun. Umaten po ako doon. Doon po sa Bible, bawal na bawal po sa akin, napapawisan at naaarawan dahil na sobrang hindi po maganda yung nararamdaman ko kapag po napapawisan. Pero po, doon sa lugar na yon na inaatinan ko pong Bible study, mapapawisan po talaga at maaarawan ka dahil ilalakarin mo po yung papunta doon sa chapel. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, sa tuwing umuwi po ako galing doon sa Bible study na yon, nakakatulog po ako ng maayos. At simula sa lagi pong umaatin ako doon sa Bible study na yon, pinagaling po ng mahal na Panginoon yung karamdaman ko. Ngayon po, muling pinalinis po ng mahal na Panginoon ang aking balat. Bumalik na po ulit sa normal. At pinapasalamatan ko din po sa mahal na Panginoon dahil ilang buwan na po na inilalakad ko po yung SSS ng father ko. Kasi po, mali po yung kanyang, nagkabaliktad po yung pangalan niya at apelyedo. Pati po yung kanyang birth date, mali din po. Ngayon po, inaayos ko po, nakailang SSS branch na po ako. Ang madalas pong sinasabi nila na matatagalan daw po yung pag-process ng ganon, lalo na po maraming mali. Ang sabi po ng mga sa guard pa lang po sinasabi nila, 3 months o higit pa ang pag-process niyan bago maayos. Pangatlong branch po, pumunta po ako sa pangatlong branch, hirap na hirap na po ako dun sa mga unang napuntahan ko. Dahil konting mali lang po, pinapabalik po nila sa akin. Hanggang sa pumunta po ako sa isang branch ng SSS, tuloy-tuloy lang, pero ilang buwan ko na po
pinaprocess. Ang tagal po talaga na process. Hanggang sa pumunta po ako sa pinakahuling SSS branch, ang sabi, tuloy-tuloy lang po ako pumasok doon. Pero naisip ko po, kailangan ko ng backer, pero wala po talaga akong kilala kahit saan ako pumunta na SSS. Wala po akong kilala. Pagdating ko po doon sa SSS na yon, nandun po ako sa pinakadulo nakaupo. Ako lang po yung mag-isang nakaupo sa pinakadulo ng pila. Nadaanan po ako ng isang lalaki. Ang sabi po niya sa akin, ano yung inaayos mo? Ang sabi ko, at pinakita ko po sa kanya yung form na ng father ko. Sabi niya, eh pang sampu pa po ako doon sa pila bago po ako. Sampung tao pa po yung nauna sa akin. Ang sabi niya, pumunta ka na, sabi niya po doon sa isang counter po na babae. Sabi niya, ayusin mo to. Kung ano yung kailangan niya, ayusin mo, tulungan mo siya. Tapos, naiilang po akong pumunta doon sa counter na yun kasi pangsampu pa nga po ako. Tapos, pinapunta na po ako sa counter na yun. Binigay ko po sa babae lahat po ng documents ng father ko. Ang sabi po nung babae, parang may nakikita po siyang discrepancy dun sa papers ng father ko. Nagtanong po siya sa kabilang counter. Ang sabi po nung niya sa kabilang counter, okay ba tong papel niya? Tapos sabi po nung isang babae sa counter, kanino ba yan? Tapos sabi po nung babae, sabi kasi ni sir, ayusin ko daw, tulungan ko daw siya. Sabi po nung isang babae sa counter, ayos na yan, i-receive mo na. Ni-receive po ng babae. Yung po pala yung lalaki na nagtanong sa akin, manager po ng branch na yon. Sa kabagan po naman, pinaginamit po siya ng mahalap Panginoon para mapabilis po yung process ng SSS ng father ko. At sabi po nung ibang branch, 3 months daw po or higit pa. Sa kabagan ng mahalap Panginoon, 3 weeks lang po na ayos na po yung papers ng father ko, yung SSS po niya. Kaya pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa paggabay niyo po sa amin. At pinapasalamatan ko din po sa mahal na Panginoon na itong pandemic na po na to, hindi kami pinabayaan ng mahal na Panginoon. Hindi po kami pinagkulang dahil last time po na wala na po kami ng project. Pero kahabagan ng mahal na Panginoon, may ginagamit ang mahal na Panginoon na nag-aarkila po ng mga gamit ng father ko sa construction. Kaya kahabagan po ng mahal na Panginoon, tuloy-tuloy pa rin po yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Hindi po kami pinababayaan. Kaya't ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa mahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Amen.